in 3, 2, 1. Ayun, no? Much, much, much later. Ay, hold him up. Panibagong update na naman tayo sa ating ginawang power station. So bago tayo magsimula, i-shoutout ko nga pala si Sir Leo Leo, tapos i-shoutout ko rin si Sir Marvin Lorenzo. Maraming salamat sa kanyang comment na ipapangalan daw natin dito ay JD Power Station. So pwede naman. Ano pa yung pwede natin pangalan dito na iba? Okay, so mag-update tayo ngayon kasi nga gusto kong i-load test siya. Marami akong gustong isaksak dito, tingnan natin kung kaya niyang pagganahin or i-run yung mga appliances na yon. Masakit sa tenga talaga. Woo, ang sarap. Yan, ito ang gagamitin natin kagad. So, ang una nating i-test sa kanya ay ito, LED TV. Pero pwede sa kanya yung mga CRT type. Safe naman sa kanya kasi nga pure sine wave yung lumalabas sa power station. Okay, saksak natin. Eh, yun, on muna natin. Yun, oh. Then, mababa lang naman to, eh. Ayun pala. Kahit nga sa 20% na inverter niya, pwedeng-pwedeng gamitin. Ayun, oh. Naka-on na siya, oh. Okay. Pakita ka display. Yan, oh. Tapos napakatahimik compare sa generator na diesel or gasoline. Tapos ngayon, i-try natin sa impact drill na sa ilang mas 550 watts. Tapos gusto kong pagsabayin tong dalawang grinder. Ayan, nasa 800 watts, tapos nasa 720 watts. Gusto kong pagsabayin yung dalawa na to. Try natin kung kaya niya. Tapos tingnan natin kung ilan yung lumalabas from battery pag ginamit natin ng sabay-sabay. Okay, kung hindi kaya ng sabay-sabay, unti-unti. Tingnan natin kung kaya niya. Gamit tayo ng extension. On natin. Okay, so ganyan. Try muna natin isa-isa. Wala tayong adaptor. Ito, kailangan natin. Okay. Tingnan natin kung ilan yung kinakain ng drill. Nasa 38 ampere. Ito pa lang. Okay, tapos subukan natin na idagdag itong 720 watts na grinder. Okay. Nasa 28 ampere. Tapos idagdag natin, tingnan natin kung mag-trip. Nasa 52 ampere yung lumalabas. Okay, dagdagan pa natin ng isa pero ito hindi na natin pwedeng. Okay, baba ko na lang. Try natin kung mag-trip, kung mag-shutdown yung BMS niya. So, i-on na natin yung grinder. Tapos pagsabayin natin itong drill at isang grinder. Nasa 84 ampere lahat-lahat. Ang malakas-lakas din pag inabot niya lang 100 ampere magsa-shutdown na siya kasi 100 ampere lang yung ating BMS. Kung i-add natin lahat-lahat yung wattage ng ating ginamit kasi tatlo sila. 720 plus 800 plus 550 umaabot siya ng mahigit 2000 watts. Bakit niya kinaya? Isa-isa natin siya pinaandar pero pag pinagsabay-sabay natin siya sigurado
magsa-shutdown siya. Subukan natin siyang pagsabayin yung dalawang grinder tapos saka natin i-add itong 500 watts. Try lang natin, baka mag-shutdown. Kung hindi, tiyamba. Okay? Eto, sabay. Sabi ibig sabihin, mali ako kasi nga halos umabot na siya sa mahigit 1,000 watts yung load na pinagsabay natin. Pero, kinaya niya. Ibig sabihin, tiyamba. Malakas yung ginawa natin. Eto ngayon ang subukan natin. Isang submersible pump mula kay 2B. Yan, 0.75 kilowatt, 1 horsepower. Nasa 5.8 ampere yung kanyang input, 220 volt. I-try natin kung kaya niyang sipain. Mabigat, malakas na motor to. Subukan natin ngayon, i-direct na lang natin. Mahaba naman yung kanyang cord eh. Okay. Ito yung kanyang switch. Pag itataas natin ito, aandar siya. Sana umandar. In 3, 2, 1. Ayun oh, namatay. Namatay. Nag-shutdown yung BMS. Hindi niya kaya. Napahiya ako dun. Ngayon, subukan natin sa water heater. Nasa 850 watts. Subukan natin yung resistive load. Okay. Try natin kung kaya niya. Tapos, i-monitor natin kung ilan yung load. Okay, on natin siya ngayon. Nasa 40. Mababa lang pala yung ganito na ano, load. Nasa 71. Okay. Ayan, nasa 100% pa rin yung battery. Ayan yung tubig guys, kumukulo na. Tapos yung status ng battery nasa 92%. Okay, tapos yung ampere nasa 72.3 pa rin. Ayan. So, patay na natin. Subukan naman natin sa eto, yung plancha. Mamamalancha tayo ngayon. Eto ay nasa 1,100 watts. Ayan. Medyo may katakawan din. Patay natin muna. Saksak natin. Tingnan natin kung mag-shutdown. Okay, wala pa. Ayun. Ayun, kaya. Kaya. Kaya niya. Nasa 94 ampere yung kinakain niya. Yun oh. Ayun. Uminit na kaagad oh. Nasa 92% yung ating battery. 91 na pala. 91.9. I-on natin ulit. Yun. Ayan. Mainit na kaagad. Ayun. So, subukan natin kung mainit siya. Yun oh. Yeah. So, hindi nagbibiro guys. Kaya niya yung ano. Yung 1,100 na... Ewan kung totoong 1,100 to. Subukan natin si Predator Flux Reactor 6. Yung kanyang MIG. Bali, ang MIG welding kasi hindi siya katakawan na kagaya sa stick welding. Kasi malaki yung rad ng stick welding. Eto, maliit lang. Saksak natin. Sana kaya. So, hilayin natin. Okay. Boom. Monitor natin. So, ngayon, kahit hindi pa tayo nagwa-welding, nasa 2 ampere na siya. Yan, bumababa hanggang 1.1 ampere. Try natin. Doon tayo sa MIG. Okay. I-try lang natin kung kaya niya. Babayin natin yung kanyang ampere. Masyado mataas. 100 lang. Try natin kung mag-shutdown ulit. Okay. Ayun. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Walay. Isa pa. Isang beses pa. Babaan natin yung kanyang ampere. Hindi niya kaya.
Wala. Baka masira yung inverter. Ngayon, itry naman natin si 2B Rapid Tech. Kung kaya niya. Try lang natin. Baka masyadong malakas lang si Predator. So, yan. Yun natin siya. Nasa 1.9 kaagad. Testing lang natin. Baba natin yung kanyang ampere. Okay. Up. Subukan natin. Wala, hindi niya kaya. Malabo. Namamatay yung kanyang AC. Try natin kung baka nasira naman. Naku, nagpo-protect na. Wala na, nasira na. May abang ka kasi. Galing mo. Gunggong ka. Sira na yung inverter. Ayaw na, nag-protect na siya eh. Ayun. Sira na yung inverter. Wala na. Finish na. May pumutok na sa loob. Ang tansya ko dito guys, bumigay yung kanyang output na mga MOSFET. May init eh, oh. So, hindi ko nire-recommend na gawin nyo itong ginagawa ni Juan Dilasag kasi baka masiraan din kayo. Do not try this at home. I repeat guys, mga professional lang yung gumagawa nito. Okay? Huwag gagayahin. Sana o! Eto, wala na. Finish na. Tapos na ang kanyang ano. Wala na. Wala na. Wala na kaming gagamitin. Buti, meron pa si Context. Okay?